seconds remaining. Radiant team pick. Duska. Dire team ban. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. So, yun na nga mga sir. Good afternoon, good afternoon. Nandito tayo ulit, nagbabalik sa Kuya Nick WXC. And this is still the same Wombo X Combo. Okay, shoutout sa Twitch viewers natin and also sa mga YouTube viewers natin. What up, what up, what up? Ano to, best of three series in this GESC Thailand Qualifiers. Okay, kanina, unfortunately, natalo yung execration natin mga sir against Geek Fam. Ayan. What's up? Ayan. Kumusta tayo dyan? Pero makikita natin, Clutch Gamers, may changes dyan. Hindi lang siya obvious dun sa ating sa lineup nila. Si Fly Solo po ang coach ng Clutch Gamers ngayon. Ayan. After ng kanyang short stint with Titans, nagbabalik siya sa kanyang, hindi naman talaga yung team na pinagsimulan niya. Pero siya yung isa sa mga reasons kung bakit nagkaroon ng global tour yung Clutch Gamers with him before. Okay. Sino lineup ng Geek Fam Boss Calves? Ang naalala ko lang is si Tihi o si Skid. Nagbabalik doon. Tropa natin yan. Shoutout kay Linuel. Tropa ko yung taga Masinag yan. Si Tihi o si Skid. Okay. Rex John Fort Tobias, pare. Shoutout sa'yo. Sa mga YouTube viewers natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kenneth Vince Osayas, same to you, pare. Pinoy team po ba parehas yan? Hindi po. Clutch Gamers is composed of different nationality. Okay. Skylark, iba-iba yan. Ajit is Malaysian. Afromush, hindi ko alam talaga. Yol. Tapos Yol ba to? Nang ano? CIS? Oh, CIS yata to. So ito na nga, tignan natin ang draft dito ng Clutch Gamers. Again, Fly Solo is coaching Clutch Gamers. Alright? So banned out sa kanilang side yung Razor. Wala rin, hindi rin natin makikita rito yung Pangolier. Wala rin Omni Knight. Ancient Apparition is also out, na magandang counter pick din for the Death Prophet. Viper is also out. First two picks got Dark Willow and 2DP, o Krobelus. And for the side of Admiral naman, wala na si Demon mga sir. So si Rappi ang pumalit sa kanya. Alam ko lang Demon umalis para lumipat sa ibang team pero hindi ko alam kung ano pa ang team na sasalihan niya. Okay? Tingnan natin dito. So Sand King, Furion, Tinker, Naix and Batrider, first three picks, strong picks to coming from Admiral. Going for the Tiny Tusk and Outward Devourer. So, hindi natin alam kung itong Tiny na ba to is going to the safe lane or mag-support o magko-4. Pero may task. Pero wala. Tingnan natin. Flynn C. Shoutout naman, Kuya Calz from SG, pare. Shoutout sa'yo dyan. Sir Dan, Boss Calz, kamusta po ang mga dolyar ni Alo? Marami pa rin. Hindi naubusan dolyaris ni Alo, mga sir. Tandaan natin yan. Ilan? $800, mga sir. JK Sabs, mag-switch to coaching daw muna si Demon. Hindi ko alam. I never heard Demon coaching before. Pero good luck sa kanya. Hindi ko rin alam kung saan team. Basta alam ko, lumipat siya ibang team. So, OD ka agad na pinick dito. And abangan natin yung fourth pick coming from the Admirals. Kamusta kayo mga sir? Napanood niyo ba ang MU? Actually ngayon, sa mga mahilig mag-lol, merong L-word sa WXC Plus. And also, another thing, WXC Plus sa YouTube is also up. So lahat ng videos or content coming from the WXC Plus channel, doon nyo po lahat mapapanood. Kasi ang Wombo X Combo na channel magiging dedicated lang for Dota and for the Dota 2 na kinakas natin, doon lahat i-upload. Okay? What's up, Sean PH? What's up sa'yo, pare? TV core ng CG. Sabi nga, hindi na matropa natin.
Sida0421, Boss Cows, pa-shout naman dito sa lipa habang nanonood sa labas at masasagot ng problem stats. At hindi ka, sir. Problem stats yan. Pero ito, Admiral, going for the Knicks pick or Knicks Assassin sa kanilang fourth pick. And let's just wait for CG or Clutch Gamers for their fourth pick. Ano ah, so nanalo kanina ang Geek Fam. So Geek Fam will be playing against TNC tomorrow. Okay? TNC naghihintay dun sa second round ng qualifiers for GSE para sa Southeast Asia. Sino man naghihintay rin susunod? Sa susunod na bracket, sa baba. Ngayon lang ah. Pero kung sino man nanalo rin sa Clutch Gamers ni Admiral, yun yung lalabanan nila sa susunod na, ano, na stage. Okay? Nandun ba mga video ni Ariel? Sabi ni Cutie May 2 dito siya sa Twitch chat natin. Yes, nandoon. Yes! Okay. Okay. Ha? Yes na yes talaga. Yes na yes! Fanatic daw sabi ni Cutie May 2. Thank you. So, fanatic nga. Thank you sa mga nagsabi, fanatic. Sino ba yung nasa YouTube naman? Tingnan natin. Ako, si Joshua. Papost ng MMR... ipopost natin. Wait ka lang. Actually, nabago yung schedule ng MMR Warrior eh. So, supposedly, dapat weekend siya, Saturday, Sunday. Pero, wala si Bayabas nun eh. Nasa family time niya yun. So, magbabago ang schedule yung MMR Warrior ni Bayabas. Pero, huwag kayo mag-alala. I-upload natin yan. Sir Dan Boscas, shoutout naman po here from Tadlac, Alitagtag, Batangas. Anong team na po si AU? Hindi ko po alam. Pangjangnim, kalmo. Wala na si AU dun eh. Alam ko wala na si AU sa NTT. Ano oras bida-bida? 6 yata. Hindi ko alam yung mga oras ng show. Smoking Joe, pa-shoutout Boss Carlos Dodd live habang nasa office. Kev Cascano, pa-shoutout Kuya Carlos sa mga tropa natin dito sa HK. Solid Bombo X Combo. Ako lang pala out yung iba nasa work pa. Yan. Grim Reaper, shoutout sa iyo dyan sa Japan, pare. Dalawa na kasi yung chat natin eh. We have YouTube and meron din tayong Twitch chat. So, kailangan din natin accommodate yung mga kaibigan natin sa YouTube. Carlo, shoutout sa iyo. Smoke naman dito sa Bulacan. Smoke talaga. Shelexis24, pa-shoutout from Tarlac City. Pero, yun nga, kanina nakita ko may spoiler na eh. TV raw for Clutch Gamer. So, yan na nga. Tapos may Doom din sila. So, yung offlane nila, yung Doom, support na Dark Willow, yung Witch Doctor, 4 tong Willow. Yung WD naman, magiging 5. Wala kang partner, Kuya Calbs. Wala eh. Pakita nga rito. Puka rito, Mike. Ayan, Sir Mike, kasama ko rito. Ayan, yung analyst. Okay pa sa inyo maging analyst si Mike. Ay, nako. Ibaban namin lahat ng spoiler, ha? Hindi natin gusto yan. Okay? Medyo magulo. Anong team na po si AU? Hindi ko nga po alam kung anong team. I-confirm ko sa inyo yan. Okay? Ano po roster ng CGM? Makita yung Yol, Aframus, Ajit, Faded, and si Skylark. Nawala lang dito si Black. Naalala si Black. Nagkaroon lang ng konting internal issues at hindi na natin alamin kung ano yun. Basta Black is playing with TNC Tigers, mga sir. Admiral naman for their last pick. Walang Lycan, walang Broodmother. So, hintayin natin kung ano yung magiging last pick nila. Ba't tagal ng bida-bida? Hindi ko rin alam. On the way na sila, Trike. 5 ba? Alam ko 6 yun eh. Pero... paano kami maka-anood sa YouTube kung hindi full screen? Well, ganun talaga, Michael James, pare. Unfortunately, hindi natin pwede full screen yan. Alam na, explain na naman siguro sa inyo ng iba. Juris Soriano, Boscas, Masharo. Juris from Milan, Italy. What's up? Ano po YouTube channel sa WXC Plus? Same din, WXC Plus. Alam mo, may plus word yun, no? Joshua Estrada, babati ko yung kasakita ko si crush ko kanina. Name niya, Kyla. Shoutout sa crush ni Joshua Estrada na si Kyla. Hindi pwede, hindi. Alam nyo guys, kung pwede lang natin i-full screen natin yan. Pero nakita ko kanina, nagsabi pack eh. So yun ang last pick na nga pack. Kailan laban ng TNC Boss Calls? Bukas po. Kalaban nila is Geek Fam. So ito na nga. Best of 3 to. This is only the game 1. Okay. Smoking Joe, always live ba dito Boss Calls pag stream? Naka-block dito sa office at Twitch kaya di ako kapatid. Oo, naka-live na tayo ngayon sa YouTube pero hindi natin siya pwede i-full screen. So, sa ngayon yan pa lang yung pwede nating ano, ilabas sa YouTube. Ben Lozada, shoutout sa'yo way back sa Dublin, Ireland. So, ayan. So, ito na, game na tayo. Start na ng game, mga sir. Best of 3. So, makikita natin yung Admiral in action
with Rappi on their lineup, mga sir. Ito na, simulan ko na agad. Pakilala na natin yung dalawang squad. And for the side of Clutch Gamer, yan nga si Yol. Playing the Witch Doctor, Aframus naman para dito sa Dark Willow. Agit naman para dito sa Terror Blade. Faded o VT Faded para sa Crobello. Skylark naman sa offlane at Doom. And for at the Admirals, Filipino team. Kita niya naman, puro Pinoy yan. RR is not playing offlane anymore. Quattro ang kanyang nilalaro ngayon. Benhur naman sa Puck. Rappi naman para dito sa Tiny. Gabi para dito sa OD o Outward Devourer. Next assassin naman ni Boombox na support. Okay, so core pa lang laruan ni Rappi dito. He'll be playing offlane. Before, si Gabi yan mga sir. Ay, Gabi tuloy. si ano yung naglalaro dati? Si RR. Okay. So ito, may piniping sila rito. Magkakitama. Actually, magkakambi pala. Gray R. Ayan, shoutout sa'yo dyan sa Korea, South Korea. Wala na si Rappi, sir. Kaya nandito siya. Okay. So, boss, kasi may hack ng Team Admiral sa bootcamp nila. Alam ko sa QC lang. Hindi ko alam kung sino nagmamayari nung team. O ang kanilang sponsor. Okay. Sir, kasi anong oras laro bukas TNC? Anong oras malaro? 2 PM ba? 2 PM ba? Hindi ko alam kung 2 PM. Pero ito, nagkakabigayan ka dito sa top lane. Habulin ba nila si Gabi? Pero wala, chill lang. Boombox, medyo mababang HP. Aphromus with the right clicks. Pero yun nga. Kita natin dito. Admiral. Lalalalal. 2 PM, no? So, 2 PM po ang start ng game ng TNC tomorrow versus Geek Fam. And Aphromus with this Dark Willow. Ganun pa rin. Ayan, nangiinis. Pero nakapagtango up kaga dito si Gabi. So, hindi niya iindahin yung right clicks na binigay kanina. Pero makikita natin dito sa mid lane, Boombox, sinasama niya dito si Benhur. Hanggang sa Death Prophet na mag-isa lang. Yan, Illusory Orb, nabigay ka. Ayan na nga rin ginamit yung Spirit Siphon. So, makakakuha siya ng kunting sustain. Pero ito, hinaharas na naman. Eto, tumama dito yung Bramble Maze. Gabi dropping low, pero makakataas siya dyan. Basic lang. May tango pa naman siya dalawa. Pero grabe pang haharas dito ng Dark Willow, ha, ni Aphromush. Napaganda. Mana Burn, bigay naman kaagad dito sa DP, sa mid lane. Pero 2v2 ang laruan dito sa bottom, mga sir. Makikita nyo, Rappi kasama si RR. At Yol naman at si Ajit dito sa safe lane ng Radiant side. Demon, umalis na po siya ng Admiral, mga sir. Okay. Sabi ng iba, magko-coach daw. Pero hindi ko pa alam sa history ni Demon. Pero siguro, tinry niya rin. Hindi ko rin naman alam kung which team yung kanyang nilipatan. As far as I know, wala siyang team ngayon. Okay. Pero sabi niya, nagko-coach daw eh. So sa bottom lane naman, wala. Saktua lang din naman. Well, in terms of last hit and denies, nangunguna rito yung Terror Blade. Pero si Benhur na iwanan at level 2 parehas dito yung Pack and yung Rob. Dito naman sa top lane. Ito na naman yung Bramble Mix na nakakainis ni Aphromush. Ayan na nga, na-root dito yung OD. Pero makakataas siya dyan. Basic lang mga sir. Ayan na nga. Samantalang yung Doom naman. Eto. Basic lang. Infernal Blade. Okay. At meron na siyang Devour. So walang problema yan. Makakuha ng ginto rito. Yung, ano ba tawag dito? Yung Doom. Gawa ng Devour. So, Devour. Yun ang tamang pronunciation nun. Skylark going back into sa lane. Curse Crown, ibinuno na naman dito sa Outward Devour. At patuloy ang kanyang pag-zone out dito kay Gabi. Uy, rapid dropping low. Para nakapag-salve up siya agad dyan. So, munti ka na yun. Munti ka na. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga mga sir. Hindi, mabibigyan agad ang first blood doon. Pero ito, may piniping na naman. Daano ba nila i-go? Paralyzing cast is up. RR na dito. Yung tumama yung napagandang impale. At ito na si RR Ice Shard will do its magic. And Ting at Yol mamatay. Same goes for the Tusk na namatay. So, 1-for-1 ang nakuha ang trade doon. Support for a support. Ulit nung asawa ko tumatawag pa. So, ito, balik tayo sa mid lane. So, 15-9. 15. Mayaman din ng tunnum. Ang ganda kasi ginagawa dito ng Dark Willow eh. Yung pang zone out niya. Skylark medyo pumapwesto rito. Ayan na nga. Ayan na nga. Tandaan niya, may Infernal Blade dyan plus yung Curse Route. Ibinigay na rin. Ayan, piniping ko saan daw hinto. Maista yun na. Nasta na. Yun na, basic lang. May Center Stun. Infernal Blade doing the burn damage. Enough ba ang kanilang damage to take Gabi out? Pero wala na. It's too deep, mga sir. And RR also nag-rotate dito sa top lane. So, tanong, pero yung OD, yung Tiny rin, mamamatay ba?
And then, yung namatay. Nakapag-TP out yung Tiny. Yung next assassin naman, ayan na nga, mamamatay. Pero, Ben Hur, itutuloy mo pa ba yan sa'yo? Naka-spirit sa'yo niya, pero illusory orb. Wala, naka-cooldown. So, sayang. Sayang pa rin, mga sir. So, 2-1 ang score natin dito. Pa 4 minutes tayo dito sa game. So, may konting kakalamangan dito yung Clutch Gamers. Yung next assassin, nagtipin na rin dito sa top lane. Yung Puck, naiwanan, nabigyan ng konting space. Gawaan yung Crobelus, umuwi ng base ito. Naglakad. May TP naman yan, so makakabalik siya kagad sa lane. Nabigyan kagad Infernal Blade dito si Boombox. Si Bidaman. Bidaman, mga sir. Tandaan nyo. Ops, nag-TP yung Crob. Swarm will hit the creeps. Pero walang follow-up. Balik tayo dito. Boss Cons, pakasabi ka rin, accept na po sa FB. Alam nyo guys, si Rain, nag-add si Rain. Ang problema, bago ko i-add na Rain, kailangan magpakita muna kayo sa kanya. Ganun ginagawa ni Rain. Kailangan ma-meet nyo muna in person bago niya ina-add. Pero nandito, nagtitip yung Dark Willow sa mid lane. Anong plano nyo mga sir? Ayan na, nandito yung Dark Willow. Naglapag lang ng Observer Ward. Samantalang yung Terror Blade naman dito. Ni Ajit. Going steady. Ayan, parang relasyon lang. Pero ito si Boombox. Diyos ko. Uy, may naka-haste. Ayun nga, nakuha ng Dark Willow rito yung Haste Rune. Medyo nagkakapustuhan dito pero walang magkakabigayan niyan. Nadalas dito sa bottom niya. Ito na nga, Paralyzing Cast. Maledict, ikinasa na rin. Pero may Avalancer. Natapos ang aggression natin. Pero si Yol, tuloy pa rin sa pag-right click daw para mabugaw pala yung napakalaking bundok. Which is yung Tiny. Yan. Yung pack naman ni Ben Hur, okay din naman. Steady. May bote na yan. Ayan. Ginawa mo, sir. Ayan yung Ops. Sorry guys, ang hirap dalawa na kasing Twitch chat. Kailangan masahin na eh. Teka lang. Shoutout again sa mga YouTube viewers natin. Yan. Good afternoon sa inyo lahat, mga sir, mga ma'am. Yan. So, tingnan nga natin yung network. Yan. Yung Terror Blade pa rin nangunguna, followed by the Puck. So, sakto-sakto. May pinipig sila rito. Plano na yata nila i-go to Aphromus. Nandito pa rin. Pero meron ng Arcane... May Arcane Orb na rin dito yung OD. Pero wala pa nagkakabigayan ha. Ito na, nag-smoke na. Level 6 na rin dito yung pack. Dream Call is also up and available. So it's time for them to rotate. Ito na nga yung first rotation. Nanguna pa ang Admiral doon. So they're gonna go dito yata sa bottom. Illusory Orb, ginamit. Ayan. Pang-check lang. At ito, may nabigyan yata. Paralyzing Cast. Avalanche will hit. That toss back, mga sir. Ang ganda. And the Dream Call sa dalawa. Ito pa yung Snowball. Tumama. Sa pool na sa pool. Oy, nakapag-stick ka or one charge si Ajit. Pero may follow-up. Naku, yung Ice Shard medyo tabing. Ito yung Illusory Orb. What? Walang makukuha ang kill. Paralyzing Cast. Binato na rin. Pero nakuha yung kill dito yung OD sa top lane. Nakita kasi nila nag-rotate yung dalawang hero sa bottom. So, it's time. It's time daw to go for the OD. So, yun, nakakuha sila isang kill. Balik tayo dito sa bottom lane, mga sir. Eto si Boombox, nakaabang pa rin with his Sticks Assassin. Nga, level 2 na Impale. Ready. Yung Puck, nag-TP na naman dito sa top. Igogo mo ba yan, sir? Eto yung Illusory Orb. Wala na, nagamit yung Dream Call. And he's also out of mana. Curse Crown, ibinigay, ibinato. Oy! Ang ganda na ibit dito si Yol. So, makakatakas dito si Vida. Actually, malaki naman yung buhay niya dyan. So, enough na inap yan for him to survive. Ramsey Radovan, pa-shoutout sa'yo. Ayun, shoutout sa'yo, Ramsey Radovan, pare. Ay, level 5 na Doom. Tumama pa dun yung Swarm nung Death Prophet. So, available Exorcism. Ayan na nga. Uy, Infernal Blade, ibinigay. Pinalo kay Ben Hur. So, I think it's time for him to go back. Ayan ang Exo. Ikinimit na rin. Mukhang bigayan na to mga sir. Ibibigay na nila rito yung Tier 1 Tower sa top lane. Ayan na nga. Si Ben Hur umalis na rin dun with his Puck. At piniping nila. Oy, hinangalang daw. Pumay fake. And the stun will hit and connect. Robbie with the Avalanche. Pero eto yung Paralyzing Cast. Aray ko, nasa under mga sir. And Boombox goes down. Napakaganda. Counter-aggression. Actually, hindi pa tapos to eh. Hindi pa tapos eh. Pero may toss dito yung Tiny. So pwede niyang bugawin. Walang reflection to. In cooldown. In 5, 4, 3, 2, 1. And reflection is up, mga sir. Right click mo na lang, best. Diba? Basic kill. Mid lane naman. Ito, nagkakabalang Snowball. Tatama rito sa Death Prophet. Ayan na nga. May mana burn pa. First crown. Nag-pop. At mamamatay dito yung Crobelus. Naka-double damage pa rito si Gabi. So, they can go for a push. Diba? Hindi na. Malis na si Gabi.
So right now, may boots lang yan, boots of speed. So wala pa ang kanyang four stop, yun nga, yung naka-next dito. Pero may delivery sa kanya, you know. May padala. Anong padala sa'yo, sir? Ay, ayun nga. So rate band plus the Sage Mask. So yung pack dito ni Ben Hur, eto nga, level 8. So, Rappi with his tiny. Ito, level 5 pa lang yung mga sir. Level 7 na rito yung Terror Blade ni Ajit, mga sir. Ang layo nung ano, nung tiny. 1, 2, 3, 4. Pang-anim siya sa network. Samantalang yung side naman dito ng Clutch Gamers. Ito na, may rotation. Naka-smoke of deceit. Level 6 na rin dito yung Doom. So, they can go for a kill. Ayan nga, ready na rin dito yung Doom. Ayan na, go na, yol. Bato mo, sir. Ayan na nga, at na-Doom. Maledict na, commit na rin. Skylark. Uy, yun lang ang ganda nung pagkakablock sa kanya. Pero unfortunately, walang follow-up. Mukhang siya pa yata mabibigyan dito mga sir. Eto na nga si RR at mamamatay dito yung OD ni Gabby. Yun lang. Okay na rin. Masaya na rin yung clutch. Gusto na nangyari. Maski naipit. Ewan ko ba't siya nagpa-deny, no? Pero anyway. Out na rin. So 6-2 kagad ang score natin dito mga sir. 10 minutes into our game. The toss, pang-inis, pang-haras. Suot na agad sila rito. Eto, metamorphosis. Ginamit na rin dito. Paralyzing cast, nakita natin. Binato. Pero hindi. Nakapag-spike carapace kagad siya. Tapos yung task naman nandito, nag-rotate si RR. Uy, may biniping sila rin sa bottom lane. Shadow Riam, ginamit. Pero matatapos ay na. Wala na yung duration. Rumble Maze, ikinumit. Pero mamamatay dito si Aframoose. Uy, Ajit still doing the right click. Masakit yung right click dito. Avalanche will hit Ajit, pero hindi na. Makaka-out na siya dyan. So, nakuha lang dito is yung Dark Willow. Uy, Illusory Orb once again. Pero may regen dito na rune yung pack ni Ben Hur. So, yun, makapag-regen siya dyan. And Dream Call is out. Ginamit na rin dito yung Veil of Discord. Eto na naman yung Illusory Orb. Hindi to mama mga sir. I think he's just gonna go out. Samantalang si RR nilagay na lang dito sa mid lane para maka-leech na konti experience. Wala pa siya dito itong Walrus Punch. Level 4 pa lang. So, kailangan niya rito yung ultimate niya. Sino nag-drop sa Admiral? Hindi ko napansin. Pero ito makita natin naka-smoke up dito yung side ng Clutch Gamers. And wala pang Doom ha. Doom is not up and ready mga sir. Piniping nila rito yung OD ni Gabby. Pero medyo malapit to sa Torre. And hindi na rin na nag-push to rin si Gabby. Umout na, oh. Samantaling Witch Doctor ni Yul, nandito pa rin. Naglo-lurk. Eh, pero nandito yung task. Eto na nga, ang tanong. Makikita ba nila rito si RR? Eto na, oy. Kinumit na rin dito Exorcism. Eto na rin Paralyzing Cast. Infernal Blink. Ibinigay! Napakasakit, pero hindi. Nakapag-defensive Astral Imprisonment siya mga sir. Dream Call sa tatlo. Ibinigay. Diyos ko, nalulusaw. Nalulusaw dito. Ay, 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 this is a disaster for the side of CG. Pero next assassin goes out. Saints for the Witch Doctor. And Doom, namatay din. Bramble Maze, nahuli. Rappi, mamamatay din sa rito mga sir. And ito pa ang inat-ngat, maigi. So, 3 heroes down for the side of Admiral. Faded with a triple kill. Well played for the side of Clutch Gamers mga sir. Grabe, 12 minutes in, tier 2 tower is down para dito sa top lane natin. Oy, chill lang si Yul. My God. KJ, yan, shoutout sa'yo, just sa UAE. Isa sa mga YouTube viewers natin, mga sir. Stolen 28, shoutout sa Erwin ng Iloilo. Nagsisiksikan tropa para makanood lang. Shoutout sa inyo sa Iloilo, mga fellow na Ilonggo. Yan, mga kababayan ko sa Negros. Taga Bacolod ako, okay. Tito Calls, may lower bracket. Alam ko walang lower bracket, no? Oh, walang lower bracket, mga sir. So, ibig sabihin kanina, exec, tanggal na. Hindi ko mabasa nimo pero shoutout daw kay Ranley Paramo from Davao. Ito, may kinabit yung drums. At ito, naku, nahuli na naman dito si Gabby. Avalanche will hit Skylark. Pero ang tanong, maliligtas pa ba nila rito? Yung OD, Diyos ko, napunit na matay. Ito pa yung impel, tumablast the ultimate by the Witch Doctor. Mamamatay ba? Snowball will hit. Doom is out. Rappi survives. Yul will be able to TP out. Pero hindi, nag-pop yung Dream Coil. So 2-for-1 exchange. Doom and yung Witch Doctor, kabalit ang buhay yung OD ni Gabby, mga sir. Sabi, 10-7 kagad ang score natin dito. First 10 kills na kuha kagad ng Clutch Gamers, mga sir. Yan.
boss ma ano boss manager amo pa shoutout mga work ko na Dota Boy sa Dubai. Ayan, shoutout sa inyo. So eto na nga tayo, makikita natin may 3k gold advantage dito yung side ng Clutch Gamers. And sila rin yung lamang sa kills, mga sir. Kitang-kita naman. And level 6 na rin naman dito si Boombox. Wala pa akong nakita magandang rotation coming from the Nyx Assassin. Eto na yata hinihintay natin. Pero ang problema, walang follow-up yan. Sa lamang isa yan, he can't go for a solo kill para dito sa mid laner na Necrobelus. Pero to may piniping sila. Naku! Ajit na huli! Yun lang, burst out kagad dito yung Terror Blade, mga sir. Pero si Bidaman, si Boombox, eto, inagawa niya. The fake. Nakuha yung ano eh, nakuha yung bounty rune. Hindi niya nakuha yung bounty rune. Eto, ayun na nga yung Vendetta hit plus the Impale and the Ice Shard. Makukuha ni Rappi yung kill doon. So, 10 to 9. And yung Terror Blade din, ha? Kanina namatay. Naunang namatay yun. Nakita natin. Medyo nakakahabol-habol dito yung Admiral for our Filipino team. Shoutout kay Ninyo Di Paling ng Panobo City. Nagtatrabaho habang nanonood. Well played sa'yo, sir. Napakahirap nun. Dave Monteros, Kuya Carlos, pa-shoutout from Thailand. Yeah. Shoutout sa mga friends na sa Thailand. Kay, ano, kay Ligan din. Si Ligan nasa Thailand. Eh. Friends na, Exorcism. Ito, kinamit naman dito. Plus, the double damage rune dito sa, ano, sa Crobelus, mga sir. Pascal, pa-shoutout naman sa mga SPK guy. Cosa Lagro Fatima. Yan, shoutout sa inyo. Mga tropa ni ano, Lonizi, mga sir. At yun, makukuha nila yung last hit doon sa Tore. Pero ito, nagko-converge yung 4 heroes for the side of Admiral. Ayan, nagkukumpulan sila rito. Ayan na nga, nag-smoke na rin. Lahat ng ultimates nila up and available. Pwede na lang sa OD na hindi pa ini-skillan yung Sanity Eclipse. Oh, yung Nyx Assassin. Nag-pop na rin ng Vendetta. Nagpakita lang sa link dito yung Tiny. Pero 3-man smoke rotation to mga sir. Eto na ang tanong, may mapipick off ba sila? Eto na, tingnan natin. Yung Terror Blade ni Ajit, nagpa-farm sa jungle. Ito yung hinahanap nila. Pero yung Dark Willow, eto nakita nila. Oy, eto na, silence up. Baka makapag-Shadow Realm ka sir. Yun, punit na Walrus Punch. At hindi pa tapos to. May na-ulti rito Witch Doctor. TP out. Makaka-TP ba? Hindi, na-cancel lang Yule Scepter. Basic lang mga sir. Eto na nga, patay dito yung Tusk. Yun lang, patay yung Tusk. Basic na basic lang mga sir. Yung Nyx Assassin si Biniping. And 1-for-1, a support, again for a support. Samantaling yung tier 1 tower nakuha nila sa baba. So not bad na rin niya for the side of Team Admiral. Okay na rin. Baskals-kals mo na lang yung bida-bida. Live yun, hindi natin maikas yung bida-bida. Wala na si Demon Sir sa Admiral. Ayan, si Ira Meoj from YouTube. Sa chat na sa YouTube. Jundor, shoutout sa'yo sa Maguindanao, pare. Balanard, shoutout naman kay Ariel Ayla. View talaga, men. Baskals, pa-shoutout naman from video overtime habang nanonood. Nung, ano? Hindi, overtime, di ba ano? Late nagsasara yung video, mga sir. At yun, nangisayang. Nakita na nga, nasentry. Nakapag-deward pa rito yung side ng CG. So wala na, out na. Yun nga lang, di niya nakuha yung gusto niya dun. Kailangan, pero maski hindi niya nakuha yung gusto niya, kailangan niyo pa rin umout. Delicates eh. Lamang dito yung Admiral. I mean, Admiral to yung Clutch Gamers. Kaya may 2k gold advantage pa rin naman sila on their side. Carlo Coranes, Boss Cals, babati. Watching from Christchurch, New Zealand. Eh, may kaibigan din ako, si Rice. Si Ryan Ramirez, na nandyan ngayon sa New Zealand din. Oh, ito, piniping nila si Bidaman, si Boombox. Ito, mauuli ba nila mga sir? Ayun yung Bramble Maze, pero masyadong malayo. Ops, tipid ako mga sir! May Yule Scepter to! Ayun na nga, kasabi ko lang, na-yule sa pagad ang Kuya Boombox nyo. At Spike Carapace, ikinumit. Ito na yung Paralyzing Cast at Sure Kill to mga sir. Kitang-kita na maliwanag pa siliwanag ng ulo ko. Easy kill for the side of CG or Clutch Gamers, mga sir. Samantalang yung Tiny ni Rappi, meron Soul Ring. And... mahirap to. Mahirap to for the side of Admiral. Wala pang item dito yung mga cores ng Admiral. I think they need to farm really fast. Meron naman na Hood of Defiance dito yung OD o yung Outward Devourer dito ni Gabi. And yung isang core, which is yung Puck. And then may Blink Dagger. And going for the Yules! Naku! Yun lang, grabe naman yung fast. Grabe yung reaction time to. Napakabilis na reaction. Coming from Ben-Hur. Basic na basic lang mga sir. Pagpasok nung Doom, pay shift lang, dagger out. Kaya-kaya ni Sir Mike yun mga sir.
Yeah, Rappi going in. Ito na nga. Meron naka-smoke up dito yung side ng Team Admiral. May Blinkerino, Daggerino na rin dito yung Tiny. At ito, piniping nila rito yung Crobelus, yung Death Prophet. Pero may Tier 1 Tower. And naka-smoke up din dito yung tatlong teammate niya. Hindi sumama dito yung Terror Blade. Ito na yung Snowball Initiation. The Avalanche will hit. And the toss. At ito, nagpasukan na sila lahat. Paralyzing Cast will hit two heroes for Admiral. Diyos ko, ito na nga, Silence Up. Yung Witch Doctor na ultimate na po yung task. Mamamatay din dito yung Tiny, mga sir. Sila yung nag-smoke. At patay din yung Outward Devourer. At ang ganda nung pasok. Pero walang follow-up dito yung Doom. And three heroes out. Namatay na rin yung task. Finally, kanina ba nila binomba yun? Pero ito, piniping na lang nila yung Roshan. And they will gonna go for the ages. First Roshan to na hindi sa game. 19 minutes in. Ito na. Inap na rin yung drums. Ang tanong, makukontest ba nila yan? Mahirap pasukin ito. Walang blink to. At Bramble Maze ginam, pero wala lang. Pambugaw lang yan. Pang zone out lang yan. Ganda nilalaro dito ng Clutch Gamers, mga sir. Ayun. Sabi ni Chonky Holic 420, si Boombox daw yung nag-drop for for Clutch Gamers. And again, paalala ko lang, mga sir, ha? Fly Solo is coaching Clutch Gamers. Alright? Christopher Labis, Tito Kals, pa-shoutout naman sa wife ko, si Glyza Roldan, watching you from Riyadh, KSA. Raybert Palaya, Tito Kals, pa-shoutout naman from Dasmariñas, Cavite, hashtag Team YouTube. Again, nagpapasalamat tayo sa mga viewers natin sa YouTube. Pero Ben-Hur, nahuli na Curse Crown, pero may Yule Scepter siya dyan. Payship mo, best. Nice one. Blink out mo. Basic lang. Ah! Na Infernal Blade. Eto, may Illusory Orb yan. Makakatanga siya. Ang hirap talaga huliin nung pack. Isa sa mga palos na hero. Yeah, basic lang. Out na agad dyan. MG Van Galen, Boss Calls, pa-shoutout naman si Arvin Lakdaw. Napulot ko wallet niya. May WXC logo, kaya dito ko post 1, 2, 3. Uy, kung sino man si Arvin Lakdaw, may nakapulot ng wallet mo, sir. Okay. Si MG Van Galen daw ang nakapulot ng wallet mo. May logo ro kasi ng Wombo. Grabe naman. Tama na, na-recognize ka agad, Wombo, no? Iba talaga. Pero ito, dagger out ka agad si Skylark dito, mga sir, makikita nyo. Tier 1 tower is still up. Isang tier 1 tower pala. Eto na, pinasok, initiate na yung Snowball, tumao, Walrus Pass, at basic lang. Kaso ginamit na din yung Sanity Eclipse at yung task. Ayun, task ba? Na may nag-TP dito kanina, kinancel. And they're just gonna gun for the tier 1 tower dito sa top lane. Kaya na, out na agad sila dyan. Oops. Okay na. So, Tier 1 Tower finally nauwa ng side ng Admiral. Diyos ko, it's a disaster, mga sir. Mahuhuli pa rito yung next assassin at yon namatay kaagad. Pero walang Doom, walang Witch Doctor na iwan. Nakapag-Yule Setter up kaagad dito yung Crobelus. At mahuwa ba yung kill? Silence up yun, mga sir. Inabaw! The first stop, Diyos ko, the first crown. Napasama pa yung pag-first stop niya doon. Nadamay pa yung teammate niya. It's a disaster for Team Admiral. Oops, yung task na kumais patamba to, mga sir. May nag-sander dun. Na-sander yung pack. Pero napakahirap talaga ulihin yan. Natalis kung masasilence mo yan o madi-disable nyo. Hard disable. Wala na, tier 2 tower. Makukuha rito. Again, meron pang Aegis of the Immortal yan, mga sir. Oh, kitang-kita. Oh. Ito pa lang yung item dito ng Terror Blade. Manta. Ring of Aquila. Threads. Diba, gumugroup up na sila rito. Tandaan nyo, 22 minutes pa lang. Normally, Terror Blade na hero, it would take time para makapag-farm. Pero wala na. Sama-sama, jutsu na kagad dito yung side ng Clutch Gamers. Parang ayaw na nga nila patagalin to, eh, no? Jerome, meme ba? Tama ba? Boss, kasi pabati naman kumakain habang nakatune sa WXC. Gawain ko rin yan dati, sir. Napakasarap manood ng Dota game. Lalo kung maganda yung pinapanood mong game. Diba? Sulit na sulit yung pagkain. Pero ito, Boombox, naka-vendetta. Wala kang gagala. Wala kang maispatan dyan, sir. Eh. Samantalang si Skylark, nakaabang. Ito yung huli talaga sa pack. Eh. Kailangan lang talaga madunto. Eh. Sino po kabalit ni Demon? Si Rappi po, mga sir. Nag-adjust sila ng position. Dati si RR yung offlane. Si RR ngayon support na ulit. Okay, nice pa na nila. Pero napakahirap i-burst down nitong Terror Blade.
Gawa na may Aegis yan. May ultimate orb na rin yan. Medyo maunat na rin. May dagdag stats yan eh. Lumalakas kumain pag nanonood ng Dota. True. Totoo yan mga sir. Kaya uminom lang ako ng energy drink. Ay, nasa Islands of Kaga dito yung Terror Blade. Pero iba ang pakay nila. Iba ang kanilang gustong, yun na, naluto na. Ito na initiation. Yule Scepter, Brumble, Mace will connect. Maski Spike Carapace po pa yan, sir. May detection din sila dyan. At mamamatay rito yung Nexassassin. At pwede pa sila mag-push, mga sir. Yung Creep Wave nandito. Yan, pwede nilang kunin yan. Ito na nga. Group up. Exorcism is up and ready na rin. So, may Solar Crest na rin dito. Yung Death Prophet ni Faded. So, wala na. Go-go na nila to. How to defend yung pack nandito. Nag-TP na. Tandaan nyo, may Blink Dagger dito yung Doom. So, Reflection ginamit. Exorcism instantly used. Eto na. Sanglit na saglit lang yung mga sir. Right click coming from the TB and the Exo damage. Yung Mumu. Mumu damage. Napakabilis. Sandaling sandali lang yung Tori dito sa bottom. So, wala nang Tier 2 Tower. Last outer tower ng Admiral yung nasa mid lane na lang. At ito, nag-TP yung Crobelos kaagad. Samantalang yung Tiny, out na rin. Nag-TP sa Shrine. Yun lang. Pascal, kain tayo. Naku, Pansit Canton tsaka Pandesal. Diyos ko! Wala na, guys. Ano, inaalalayan ko rin yung pagkain ko eh. Kailangan ko na mag-jeta. Kasi yung nasa Baguio. Uy, shoutout pala sa mga ano ha. Sa mga kalupon natin, yung mga na-meet ko doon sa Baguio. Ang dami pala ng mga tagalupon doon. Mga na-meet ko sa Night Market. Yan, shoutout sa inyo. Pati sa Baguio Country Club, yung pinuntahan namin. Kasi matid kami ng wedding ng wife ko. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo mamesyon dahil ang dami nyo. Ayan. Samantalang yung OD, kinapan niyang gamit dito. Hurricane Pike, meron na rin. And he's also going for the BKB. And yung kanyang pangarap na Lincoln Spear, medyo matagal pa. Kailangan niya yan para sa Doom eh. Sobrang kailangan niya yan para sa Doom. Sino mga kalaban? Ang mga kalaban nila, Fnatic. Clyde Max, what's up? Walang Pinoy player CG, pero Pinoy si Fly Solo po ang coach nila. Tama ka dyan, pare Goy. Inaabangan nila yung pack. Kulit ng pack dito ni Benhur. Oh. Ang hirap kasi huliin eh. Mabibigyan lang yan pag na-doom, mga sir. Pero ito na, target nila kaagad dito. Tier 2 tower sa mid lane. Ayan na nga, BKB is up and ready na rin dito para sa Krob o sa Death Prophet ni Faded. Pero kailangan pa nilang hintayin yung creep wave nila. Wala nang creep wave eh. Nayari nung Tori. Hindi nila nakuha. Hindi nakuha nung DP yung aggro ng tier 2 tower. And that's the last outer tower for the side of Admiral. So yun na. Wala na. Punit na. Wala na. Ubus na lahat ang outer tower dito ng Admiral. Ano pa ang kailangan nilang gawin? Kayo ba yung naniniwala na makakaya pang makabawi dito? Yun na. Tumalong kagad. Pero wala silang maisipatan dyan mga sir. Makakataka si Boombox. Good thing he went south. Hindi siya kumanan. At ito na nga, ibabalik. Naku, Skadi na rin pala to mga sir. Skadi na, Diyos ko. Paano na? TP naman, back to farming. Wala na, hindi rin makapag-scout si Boombox dito eh. Ang baba rin kasi ng level niya. Maski may spirit vessel siya dyan, well, makunat din naman siya maski pa paano, pero mahirap eh. Yes, best of three po ito. Sino kalaban ng execution sa finals ng Join Dota? Sino kalaban niya sa Join Dota, mga kampre? Exec, ha? Wala pa. To be determined pa. Yung kung sino mga kalaban ng execution sa Join Dota sa finals. Sa mga kaibigan natin sa YouTube, guys, ano ha, hindi talaga namin pwede full screen, no? Eh lang yung nakayanan namin sa ngayon. Abang-abang lang kayo, malay nyo, di ba? At ito, Rappi with a Shadow Blade. Ayun na nga. Going for the BKB rin pala to. Well, that's a good choice din. At kinuha niya Creep Wave, dagger out kagad. Yung Witch Doctor na dun din. Anong gagawin niyo mga sir? Kailangan niyo bumawi. Gem, tingnan nga natin. Item check na rin tayo mga sir. Wala pa, wala na ka gem. May dust lang. Ito. Tsaka sentry kanina. At ito. At sino target nyo? Skylark, eto. Nakita nila dito si Skylark. Piniping nila. Ano nangyari? Umaut na agad sila. Yung Dark Willow na dito yung inatos. Instant ba? Na-burst out nga nila. Hindi na huli nung stun. Pero hahabulin pa rin ito nung Doom.
TP ang Spike Arapis, pero wala, na-cancel out kagad to ng Yule Scepter. Patay din dito yung next assassin. So again, a support for support trade. At naku, si Rappi, mahuli, nakapag-blink out kagad sa top. I mean, sa high ground. Okay. Gabi naman, still farming. Kailangan niya. So, kailangan niya yan para makakuha ang kanyang core item. He's going for the BKB next item. And after that, he's gonna go for the Lincolns na sobrang crucial. Sobrang crucial yan para sa Doom. Baka hindi siya basta-basta mabibigyan ng Doom. Yung ultimate dito ng Doombringer. Oh, blink out, Rappi. Rappi. And Gabi. Kaya ng laban ng TNC, sabi niya Lian Vincent de la Cruz, bukas po mga sir. Shoutout din kay AK47BBG on the rock. Yan. Tisyo namin may kakakali ni Alo. Ay, nako mga sir. Again, this is best of three. Okay. So, kanina 2-0 nanalo po yung Geek Fam. Wala, naglag ng execration dito sa tournament na to eh. Unfortunate. So, wala pang ganong kaganapan ha. Parehas na team, they're playing it safely. I think nitay nila yung Roshan. And Roshan is up and available mga sir. And nga, nagkabigay na naman tayo yung pack ang kanilang goal. Pero ito illusory orb lang mga sir. Basic lang. Out na kagad dito yung pack ni Ben-Hur. And si Boombox naman, eto, naka-Vendetta up. Anong plano mo rito, sir? May sentry dito plus the Observer Ward. Rappi, Shadow Blade up kagad. Makikita nila rito yung Doom. Exorcism, kinumit na rin para sa Roshan. Ayun na nga, ibinigay nila kagad dito. Galit na galit doon sa Doombringer at makukuha ni Ninkill. Pero habang nangyayari yan, malapit na nilang makuha yung Roshan. Eto na rin. Aegis plus Cheese, mga sir. Ops, nasa Silence Up. Ang ganda naman nun. At Snowball, nakuha ni RR. RR talaga, Diyos ko. Lagi niyang ginagawa yan. Hindi na to bago para kay RR. Aegis Snatch. Wala na. Okay na yung ginawa mo dun, sir. Mamamatay siya, pero okay na. Buyback din dito kaagad. Yung Doom, Diyos ko, na Silence Up. At mahuhulit, mamamatay dito yung next assassin. Pero lagi ginagawa ni RR yung mga sir, ha? And which doctor mabubura sa mapa? Ganda nung ginawa dun ni RR. Snowball, basic. Oh, mama. Sapol sa Snowball. Ganda lang ginawa niya to. RR Natix mga sir. Guys, hindi na bago kay RR. Lagi niyang ginagawa yan. As in, lagi niyang ginagawa yan. Sa attempt rate siguro, medyo mataas ang kanyang percentage. Sa mga players na naglalaro sa PA scene. Okay. Snatcher talaga to si RR. Apir tayo, J-Prim 22. Pero unfortunately yun, bumibirada na rito yung sign ng Clutch Gamer Shot. Year 3, tumulong si Afromush. Pero Rappi with the Avalanche. Pero baliwala lang yan. Skylark jumping, Curse Crown, Dusted. Naku, Gabi will go down. Eto yung Snowball, pero it's too late. It's too late mga sir. And mamamatay na naman si RR. Buyback agad dito yung OD. Yule Scepter, ibinigay sa Outward Devour. Silence Up, walang BKB. Mamamatay dito yung Outward Devour ni Gabi. Hindi pa ito tapos. Rappi, nabigyan ng Infernal Blade. Habulin pa rin nila. Eto na nga, Diyos ko, nakapag-BKB. Anong gagawin mo, sir? At mamamatay dito yung dalawang Rappi. Rappi and Gabi, yun ang ibig ko sabihin. Pero hindi po sila dalawa. Eto na nga rin yung Rocks makukuha dito ng side ng Clutch Gamers. Eto na. First Rocks taken out by CG 32 minutes in. And they want more. They want more. They're going up here sa Tier 3. Drums ginamit na rin para mas mabilis ang kanilang attack speed. Eto na nga. Saglit na saglit lang yan sa Illusions and the right click sa Heroes ng side ng Admiral. Buyback na rin kagad dito yung Tiny. Out na kayo! Nakuha nyo na yung gusto nyo! Huwag na kayong umasam! Umasim-asim! Pero ito, toss back. Parang napaganda pa yun, ha? Parang napaganda pa yung toss. Diyos ko, nasa under pa! Nalaban pa ito. Nalaban pa mga sir. Nasa kanila pa yung Aegis, eh, oh. Wala na. Nakuha na yung gusto. Out na. Basic lang. Diba? Out na kagad dito side ng Clutch Gamers. So, they had 2 lanes of Rocks advantage over Admiral. Oh my god. What is going on? Oh my god. Oh my god. What is going on? Parang napaganda talaga yung pag-toss doon. Nakamali siya doon. Iba yung sana yung gagawin niya. Pero ito si Ben-Hur, meron na siyang BOT o Boots of Travel. Going for the, sabi nga ni Sir Mike, Dagon? Dagon? Hindi Dagon? Dagon?
Pero ito, double damage rune para din sa OD. Pero wala pa rin siyang BAB. Napakalayo pa sa katotohanan ng kanyang blocking bar, mga sir. Ay, nawa. Sabi nga ni Hubert, huwag niyong hanapin ang wala. Ah, hirap yan. No, Eric, huwag hanapin ang wala, no? Ay, nako. Pa-shoutout, Boss Carl Galagaw, Panaad, sige, Lantaw, WXC. Oh, Lantaw lang ta. Lantaw lang. Node lang. So, faded. Diyos ko. May hex na rin to, mga sir. Hard disable na yung items eto. Good thing walang naka-gem. Eto, piniping out nila. Maayos pa tayo ni Dark Willow. Aray ko, Vendetta. Pero basic lang. Hex up. Napakabilis na reaction time. At pero ito, nararight click, mamamatay pa rin dito yung Dark Willow. Ay, hindi ba? Ayun, mamatay pa rin. Nix Assassin pala yun, sorry. Pero ito, tapos na ba ang engagement? Uy, tumalo na naman dito kagad yung Doom, Blink in. At na-Doom na kagad dito yung OD. Na-pop yung Lincoln Spear. Pero out na rin kagad sila rito. Wala na, tapos na yung duration ng Doom. Eye Shard, nandito. RRTP, out kagad mga sir. Mahirap na ako itutuloy. Ah, gem daw yung Krob. Okay nga, may gem nga yung Krob. So ito, hindi ba tapos? Last lane of Rux. Ito, nararatsyada na yung Clutch Gamers. Exorcism. Wala pa, hindi pa, man. Who needs Exo? Nandito ang Terror Blade with a Metamorph plus the Illusion. At Jump in Hex. Basic lang, mga sir. Ito na rin. Diyos ko. Mamamatay pa. Diyos ko, napunit kagad yung Taz. Patay yung Taz. And the right click damage is too much for Admiral. Ang kati na rin dito ng Terror Blade, oh. Napakahirap. Mas kikoil mo yan, sir, di ba? Silence up pa kaagad. At defensive Yule Scepter. Walang damage dito yung Sanity Eclipse. At mauubos dito yung tatlong hero. At wala pang namamatay for the side of CG. And GG itinawag na kaagad ng Admiral. Sinorender ng bataan sa game 1, mga sir. At 35 minutes in, with an 18k gold advantage, 31-16. Dominated ng side ng Clutch Gamers tong game 1 natin. Napakahirap. Oh my golly. So yun nga, natapos ng ating game 1. We still have game 2 since best of 3 series to, mga sir. Hindi pa nawawala yung possibility rito na makabawi yung Admiral sa game 2. Pero again, shoutout dyan kay Mark Garcia. Shoutout sa'yo. CK040867, shoutout din sa'yo, pre. Sa mga Twitch viewers natin. Pyroplexy, sabi niya, walang sagot daw sa TV. Si Aksaji, tama ba? GG Easy plus 1.5. Yun lang. Sa mga ating Twitch viewers, YouTube viewers, shoutout sa inyo. Theodore Great, Rappi at Gabby, Rugby. GG tayo mga sir. So yun na nga, magsa-short break tayo dito sa One Boy X Combo. Pagbalik natin, hatid namin sa inyo yung Game 2 para sa GSC, SEA Qualifiers sa Olisicals. Break lang tayo.